Bukod sa Marawi, tinututukan din sa Mindanao tuwing eleksyon ang lalawigan ng Maguindanao na pinangyarihan ng Maguindanao Massacre noong 2009. 58 ang nasawi kabilang mga mamamahayag. May live report si June Veneracion. June. Walang militar na mas tahimik ang magiging eleksyon sa Mindanao sa Maguindanao. Lalo't positibo raw ang resulta ng mga operasyon nila laban sa mga teroristang grupo mula pa noong Marso 1. Sabi ni 6th Infantry Division Chief Major General Serilito Sobihana, disorganized na ngayon ang mga terror groups sa probinsya. Pero may mga pwede pa rin pagmula ng gulo. Marami ang may armas dito at maraming pamilya ang matagal nang magkakaaway. 6 na bayan dito ang itinuturing na hotspot. Ang Sultan sa Barongis, Pagalungan, Raja Buayan, Sharif Agwak, Montawal at Dato Odin Sensuat. Ayon naman kay 601st Brigade Commander Brigadier General Justado Carion, maximum deployment ng tropa ang ginawa nila para maiwasan ang kaguluhan. Yan linas mula rito sa Maguindanao. Balik sa Emil. June, please, anong mga pangunahing issue para sa mga botante sa Maguindanao ang nais nilang tugunan ng mga kumakandidato? Alam mo naman na Emil, itong sinabi mong Maguindanao, katuwang na yan yung problema ng peace and order. So isa rin yan sa mga gusto ng mga botante rito. At syempre, yung ugat na sinasabing kaguluhan dito, yung problema ng kahirapan, yan ang gusto nilang marinig dito. Yun nga lang, Emil, may mga narinig tayo at nakukuha tayong impormasyon na talagang hindi pa rin nahihinto rito. Yung problema naman ng pilihan ng boto at yung problema rin ng pagbibenta ng boto. Bilang panghuli, June, mula nang dumating ang iyong team sa lugar na yan ng Maguindanao, kamusta ang obserbasyon mo sa sitwasyon sa lugar sa kasalukuyan? Dumating kami, Emil, kaninang umaga. Dumating kami dito sa Maguindanao. So far, okay naman yung monitoring natin sa peace and order situation. At yun din yung na-observe. Putol siya. Naging Emil, music na naman. Sabihan mo ako, pag mag-extra na siya. Yun nga, Emil, no? Ang sabi rin ng mga matagal na nagmo-monitor situation dito, yung mga security officials natin na kausap, surprisingly, maganda daw yung sitwasyon sa pangkalatan at umaasa sila na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa araw ng Lunes at hanggang sa magkaroon na ng mga bagong may proklamang panalo sa eleksyon na ito. Maraming salamat, June Veneracion.